Update po tayo mga ka-farmers doon sa aking brinoding na 300. Titingnan po natin sila ngayon. Sila po ngayon mga ka-farmers ay 15 days. Dalawang linggo na po sila. Eh titingnan po natin. Ay wala na po sila dito. So kahapon po mga ka-farmers ay nilipat ko na po sila. Anong isang araw po pala? Nilipat ko na. Nandito na po sila sa kanilang grower house. So ito na po mga ka-farmers yung ating brinoding. Pero nilagyan ko muna sila ng harang dyan sa gitna para hindi naman sila masyadong lamigin. Kasi kapag hindi ko nilagyan ng harang dyan sa pinakagitnang yan, maluwag, lalamigin sila. Kasi hindi na po tayo gumagamit ng ilaw na para po sa sisiw. Yan na lang po yung mga tigpa 5 watts na yung kulay puti. O nga pala mga ka-farmers, sa loob po ng 15 pang 16 days po nila ngayon, tatlo pa lang po yung mortality. Tatlo pa lang po yung patay. So ngayon ay pupuntahan po natin yung aking broodingan, yung pinanggalingan po nito. Nilinis ko na yun nung isang araw kasi mayroon akong paparating na sisiw bukas. Titingnan po natin at mayroon naman po akong binago dun sa kanilang mga ilaw. Tara, ngayon pasok po tayo. So ngayon, karton po yung ating ginamit. Hindi po ako gumamit ng ipa. Mamaya tatakpan po natin ito ng dyaryo para ma-seal yung ilalim, yung mga part na sumisingaw yung hangin. Yung brinoding po natin nung nakaraan dito ay 300. Oh, hindi ko na po ito binago. Yung paparating ko po bukas ay 1,000. So ngayon, hindi ko binago. Maliit pa rin yung ating broodingan. Titingnan natin kasi nung nakaraan, nung nagbrooding ako dito ng 300, yung ating mga ilaw is 1000 watts. Pero kulang pa rin, hindi pa rin umabot dun sa 34 or 35 degree yung init. Kaya gumamit po tayo ng uling para umabot po siya ng 34 degree yung init. Kaya ngayon, kahit 1,000 yung darating ko bukas, hindi ko binago yung broodingan niya. Titingnan natin kung aabot ng 34 na walang uling. Dati na din ako mga ka-farmers nagbo-brooding na ang ginagamit ko ay karton. Okay naman. Tsaka ngayon meron akong ibinago dito sa ating ilaw. Ito po kung mapansin po ninyo. Ayan. Dati po kasi yung ating ilaw, hindi ako naglalagay ng ganitong yero. Ito po mga ka-farmers ay plain sheet, ano? Yung ordinary yung yero na nabibili po sa hardware. Tapos i-blend lang po ninyo ng parang letter A. Ayan, no? Naka-letter A po siya. Ayan po yung ibabaw niya. Para ang ano po nito, ang tendency po niya, yung init dito po sa ano ilalim ay hindi po kumalat doon sa ano ibabaw. So yung paggawa po niyan, ito po ay nasa 2 feet. Ay wala, 1.5 feet ito. Tapos i-blend lang po ninyo ng bahagya. Madali lang po yan mga ka-farmers gawin. So itong kawayan, magdali muna kayo ng kawayan. Hindi ko lang naipakita kanina ano. Magdali po muna kayo ng kawayan o kaya kahoy ito. Tali nyo dyan sa dulo. Tapos meron din po doon sa dulo. Pag natali na po ninyo, saka po ninyo ito ipatong. Itong yero. Pagkapatong po ninyo ng yero, saka po ninyo lagyan ng ganito. Ito siya. Sa ano ilalim. Tapos itali lang po ninyo dyan. Sa taas na yan. Papunta po doon sa kabilang dulo. Ayan. So para hindi po mahulog yung yero. Kasi po kapag pag wala po nito, malalaglag po yung yero. So kapag mayroon po nito, dahil nakatali po yan siya dyan sa kabila, kahit yan po, kahit sumayaw-sayaw po yan, hindi po yan mahuhulog. Ayan. So kapag nagawa na po ninyo yan, saka po ninyo itali dito sa ilalim yung ilaw.
Ayan po, ayan. So yung mga ilaw ay itali lang po ninyo dyan sa ano ilalim. Ayan o. Ayan. So lahat po yan, mayroon. Ganun din po yung isa. Ayan po, ayan. Malino naman po ano. So ang iwasan lang po ninyo mga ka-farmers, kasi ito, tulad po nito, itong wire. So ayan. Ito pong wire ay sumasayad po yan dito. So wag ninyong ipapasayad, kaya yun po sa akin, mga pinaglalagyan ko po ng tali. Ayan o. May mga tali po yan lahat. Kasi po kapag kasi ito po ay napakainit, kasi 100 watts po ito. At saka ito, hindi po ito plastic. Nabili ko po ito sa ano online. Parang ano to eh. Parang asbestos. Ito. Mainit po ito. Kasi kapag pinapatay ko ito eh, hinahawakan ko dito. Hindi ko mahawakan ng matagal eh. Kapag iniikot ko yung bumbilya. Para po ay i-off. Kapag nagbabawas ako ng ano init. Hindi ko ito nahahawakan ng matagal. Kasi ang init. So kung yung wire po natin, ito. Pag itong wire ay sumasayad dito, baka masunog. Kapag matagal, baka masunog. Kaya iwasan po ninyo na ano, sumayad. Yan. So bukas kapag dumating po yung ano sisiw, ibababa lang po natin 'to ng ano, yung hindi lang po maaabot ng ating mga sisiw, yung bumbilya, kasi napakainit eh. Ayan. Titingnan po natin kung aabutin ng 34 to 35 degree yung init. Kasi ito, hindi kasi kakalat kaagad papuntang itaas yung init. Dahil babangga dito sa ano ilalim. Ayan. Bago siya lumabas, natili muna siya dito sa ano ilalim. Titingnan po natin bukas. Kapag hindi pa rin umabot ng 34, di maglalagay po tayo ng ano uling. So itong area, maliit lang. So bukas, Linggo, darating yung sisiw. Siguro Lunes, pwede ko nang luagan ng konti. Bali, iurong ko na naman doon banda. Yan. Diyan sa may lata. Pwede ko siyang iurong kasi malaki naman itong aking broodingan eh. Kaya urong-urong lang. Ayan. So, ganun lang po mga ka-farmers. Ano? Mamaya, bibilhan ko na lang ito ng dyaryo para nalagyan po ng dyaryo yung mga part ng mga awang. Tapos, yung ilalim niyan, may trapal, ibababa po natin para hindi po umakit yung hangin. So, testing tayo mga ka-farmers. So, ayan po. Tinisting po natin yung ating mga ilaw kung gumagana lahat. Meron lang po tayong tatlong piraso na napundi at napalitan na din po natin yun. Ayan, ganyan po yung itsura po mga ka-farmers, ano? Ayan. Ayan po. Ayan o. Mga kulay yellow po dyan kasi 100 watts. Dito lang po sa camera para siyang puti. Ayan, so bukas kapag may sisiw ay ibababa lang po natin yan. Ayan ating mga ilaw na yan. Mayroong shell yung ating ilaw. Meron po siyang bahay. Yan po yung ilalim mo. Yan. Ayan po. Hinihingal pa ako. So ito mga ka-farmers, yung ating panibagong brinody ngayon na 1,000 na dumating po nung Linggo. Ngayon po ay 7 days na sila. Bakit hinihingal ka? Pasan ko kasi to. So ngayon mga ka-farmers, sa loob ng 7 days, nakatatlong ulit na po na magluwag. Ano po? So yung dati, itong partition natin na to, nandun lang po yan sa unahan niyang ilaw natin. Nandun po yan sa unahan. Tapos nag-urong tayo dito sa may poste at ngayon, nandito na po siya. Kailangan nating luwagan kasi 7 days, medyo malalaki na po yung ating mga alaga. So ngayon, ito yung mga farmers yung ipinakita ko sa inyo. Yung
ginawa ko na DIY na ilaw, tapos nilagay po natin dito sa yero. So i-check natin kung gaano ba talaga ito ka-epektibo. So ito po, dati kasi walang ganito eh. So kung walang ganito yung init po niya, mga ka-farmers, nasa ibabaw yung pong init niya. Samantala po ngayon, nasa ilalim siya. O check po natin yung init sa ano, sa ano, ibabaw. Ayan, 31 degree Celsius yung init sa ano, taas. Tapos tingnan natin sa ano, ilalim. O 32 degree, isa pa. O 33 na nga, kasi medyo malapit. Dati yung 32 degree nandito po sa ibabaw, yung 33 degree na init. Sa ilalim po yung 31, baliktad. Kasi syempre di po ba yung hangin paakyat yan. Kaya yung init, dinadala ng hangin paakyat. Ngayon, dahil bumabangga yung init, yan po oh, babangga yung init ng ilaw na yan, dyan sa yero. Kaya yung init, napapakinabangan ng husto ng ating mga sisiw. Nandiyan po siya sa ilalim. Kung aakit man yan sa ano, ibabaw, ay napakinabangan na po yung init doon sa ano, ilalim. Kaya epektibo po talaga ito. Tsaka isa pa, ito po mismong yero ay umiinit. Ito po siya, ayan no. Ay hindi nyo nga pala maramdaman. Ito po siya mga ka-farmers, is umiinit ito. Ayan. So kung umiinit yan, malaking bagay po yan. Kasi yung singaw niya, nakakadagdag din ng init sa ating mga sisiw. Kaya kung mapansin po ninyo yung ating mga ano, sisiw, nakakalat at wala po masyado dyan sa may ilaw, sa ilalim ng ilaw. Lahat po ng sulok nitong ating kulungan ay mayroong sisiw. Yan. Nakakalat po yan silang lahat. So, malaki pong tulong ito para sa akin. Kasi yung init din itong yero ay malaki din pong ano, tulong, no? May epekto sa ating kulungan. Di po ba kapag kayong father di pamilya, pag uminit yung ulo, apektado yung pamilya. Ang galing ng halimbawa. So ngayon, dahil sila po ay 1 week na, ang kailangan po nating init is 31 degree na lang. So kanina nakita po natin na nasa 33 degree, kaya magbabawas pa po tayo ng 2 degree para magiging 31. Kaya ang ginawa ko, dahil mayroon po siyang improvised na heater, itong ating tatlong lata na ginagamitan po natin mga farmers ng uling. So nagbawas na po ako simula ka gabi. Yung isang na nakasabit na yan, hindi ko na yan nilagyan ng uling kagabi. Ito na lang at saka yan, bali dalawa. So ngayon, dahil pangalawang gabi na nagbabawas tayo, babawasin ko na din yung isang yan. Yun po, yung isang yan. At itong isa na lang ang maiiwan. Kaya ganyan po mga ka-farmers yung ating ginagawa. Kapag nagbabawas po ako ng init, siyempre, paunti-unti. Huwag ninyong biglain, kundi paunti-unti lang yung pagbawas para hindi naman manibago yung ating mga alaga, yung ating mga sisiw. Ayan, di po ba yan, no? Medyo lumalayo sila dyan sa ating ano, heater. Ayan, so ito na lang ang ating iiwan para mag-isa na lang siya dyan na mayroong uling, magdamag. Tapos po, bukas ng gabi ay talagang tuluyan na alisin na po natin lahat ng ating mga improvised na heater. At ang ating iiwan na lang, yun, yung mga ilaw na yun na tigwa 100 watts, bali po 1,000 watts yan. So ngayon, sa susunod po ng mga araw, unti-unti din po nating papatayin yung ibang mga ilaw po dyan. Babawasin natin hanggang sa maging 800, 700, tapos hanggang po sa maging 2 weeks po sila. Kung ano po yung init na kanilang kailangan, yun na lang po yung ating ibibigay. So ito po mga ka-farmers, honest lang po ano, 1,000 ito lahat, pero yung mortality po dito is nasa 15 pa lang. 15, hindi po 50. 15. Yan. Marami lang naman po kasi ang mortality ng ating mga alaga kapag
nagsisiksikan kapag nadadaganan yung sa ilalim kapag kulang po sa init. Pero po kapag ganito na hindi naman po kulang sila sa init. Yan, medyo hindi po sila nagsisiksikan. Maiiwasan po natin yung mortality. Dito po sa gitna, walang masyado kasi padaan-daan ako dyan, padaan-daan. Paruot pa rito po kasi ako kaya tumatabi-tabi po sila. Okay. So, yan naman po mga ka-farmers, no?